mabot sa atin, ito tayo sa pinaka-importante, tayo pang temporary man ang tumuyo. At tayo sa bilabit mahal mara, ito bilabit ko Sir Pelvin Valenzuela. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Sa ating beloved preacher, Mario Rayon. Tayo pang manalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, sa langit, sa pangalan mo, ang pinakamamahal na Jesus, nagpapasalamat kami, O Diyos. Yung dakong kaluoy, malapayunoon na sa overnight prayer namin, kaubanan mo yung balang presensya. At muli, patawarin kami sa lahat ng pagkukulang, pagkakamali, naisip, malapayun, sundalangin po ng aming malapastor. Ikaw po maglangis niyong mga salita sa umagang ito, malapanginoon, na nawa ang salita na lalabas sa aking bibig, malapangin, may kasamang pag-ibig at kapangyarihan, malapangin ang kinantanan, ang maginaan po, siyang balang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway, ang lahat balakidad lang ng kaway sa pagpapala. Salita na malapit noon sa umagang ito, demons of unbelief and doubt, power of darkness, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang ating malapit noon. Mga minamahal, praise God, tayo po ay dadako, mga minamahal, sa ating pong pagkaing spiritual. Amen? Praise God, at bago pong lahat, ating po muna, mga minamahal, muli pinapaabot, binibigay ang pinakamataas na pagpupuri. Pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay para lamang sa Diyos sa langit sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesucristo. At patuloy po tayo nagbibigay ng ating dobling paggalang pagrespeto sa ating mahal, iginagalang na Ebanghelista Pastor Wildista de Almeida, ang propeta ng ating malapit Jesus sa uling kapanahunan. Ganun din po sa kapong mga beloved children, all blessed Almeida family. At tao sa puso po nating naalaala mga ginito ang turo't aral ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Tina, si Almeda, sa mapagpala at maganda madaling araw sa pamilya ng ating beloved Ordinary Preacher, sa lahat po ng ating beloved webcast viewers sa buong mundo, sa lahat ng ating beloved preachers, pastoral workers, sa mga kapatiran, baguhan, madatihan, magandang madaling araw sa inyo, sa ating mga bisita, at muli, ang pinakamataas na pagpaparangal, pagdakila ay para lamang sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa ating pinakamahalap ni Jesus. Ang lahat ng gising magsinggit na lang, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, ating pong praise God, yanda ang ating sarili, ating Biblia, ating pong diwa na gising, mga minamahal, sa umagang ito. Amen, praise God. At ang topic natin, mga minamahal, pamagatan po natin, mga minamahal, praise God, labanan sa matatag na pananampalataya. Resist in the steadfast faith. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At buksan po natin ang Biblia natin dito po sa unang Pedro 5, ang talata 18, 5-8 ang talata, 8 hanggang 10 po. Praise the Lord. Sa aklat na unang Pedro, kabanata 5 ang talata ay 8 hanggang 10. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na Diablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. 9. Na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nga sa sanlibutan. 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpupasakdal, magpapatibay at magpapalakas sa inyo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung salita ng malapit Panginoon. God bless you po sa pagkabasa na yan. Ang Diyos po ang magpala. Amen. Praise God. At mga minamahal, tayo po ay tumuon sa oras nito sa talata po nating pong binasa na kinakailangan daw, sabi ni Apostol Pedro, para sa lahat po ng Kristiyano ito, mga minamahal, na ang tao ay maging mapagpigil. Amen? At mapagpuyat, mga minamahal, praise God. Dahil ang Diablo daw ay sama sa kagaya sa leon na umuungal.
Pag ang leon sa kagubatan umuungal, gutom yan. Amen po ba? Pag gutom ang leon, naghahanap po ng makakain yan, mabibiktima, mga minamahal, praise God. Pero ang tinutukoy na leon naman, mga minamahal sa banal na kasulatan, ay ang diablo. Amen? Ang diablo daw, mga minamahal, talagang umuungal, mga minamahal, na naghahanap po siya ng mabibiktima niya. Madadaya niya, mga minamahal, mahihila niya para dalhin sa kapahamakan. Amen? At ang sabi ng ating binasa, meron tayo dapat gagawin. Kinakailangan labanan natin ang diablo sa pamamagitan ng matatag na pananampalataya. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kinakailangan ang paglaban natin bilang mga Kristiyano, hindi sa pamamagitan ng lakas. Amen po ba? Hindi sa pamamagitan ng abilidad. Hindi sa pamamagitan ng talino. Hindi sa pamamagitan ng yaman. O anong paman mga bagay panlaban, literal, dito sa mundong ito. Ang ating gagamitin na panlaban sa diablong umuungal, mga minamahal, yung matatag na pananampalataya. Everybody shall praise the Lord. At paano natin makukuha ang matatag na pananampalataya? Mamaya, mga minamahal, ito'y ating susundan sa banal na kasulatan dahil nandyan ang kasagutan. Everybody shall praise the Lord. Dahil kinakailangan gawin ang matatag na pananampalataya dahil maraming Kristiyano ang nahila na, nadaya na ng liyong umuungal. Amen? Palaylain, mga minamahal, ang diablo. Mga minamahal, marami ng Kristiyano, lalo sa panahon ngayon, mga nanlalamig. Amen? Sa paglilingkod sa ating mala Panginoon, nahila sila ng diablo unang-una sa mga bagay na nakakawili sa sanlibutang ito. Nakakaakit, amen? Sa sanlibutang ito. Mga minamahal, praise God. Pangalawa, sa kanila pong ambisyon sa sanlibutang ito. Amen? Yung iba ayaw mag-overnight kasi baka hindi makapasok bukas ng umaga. Amen? Meron namang iba hindi maka-overnight dahil baka hindi kumita ang negosyo bukas. Amen po ba? Meron pong iba, mga minamahal, hindi maka-overnight dahil merong espesyal na kontrata o transaksyon, mga minamahal, sa araw po ng bukas, mga minamahal. Kaya talagang kinakailangan talaga ng Kristiyano isang matatag na pananampalataya. Amen? Para hindi tayo matulad sa ilang mga Kristiyano, nakalagay dito, mga minamahal, sa ating pong binasa, mga minamahal, sa talatang 9, na sa mga kapatid natin sa sanlibutan, katulad na lang ng mga magulang natin na hindi pa nakakilala sa mala Panginoon. Amen po ba? Marami sa atin, mga minamahal, na may mga magulang pang di nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon. Sila po'y busy-busy pa. Mga minamahal, praise God, sa lifestyle nila, sa sanlibutang ito. Amen? Yeah, marami sa atin naglilingkod na solo-solo lang. Everybody shall praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, praise God. Kasi sila po, mga minamahal, di pa natin kasama sa paglingkod, pero Kristiyano na po sila, mga minamahal. Dahil lahat naman ng tao, Kristiyano eh. Amen po ba? May panampalataya. Oh, tama nga sa preaching nung linggo ng ating beloved preacher Jerry Galgo, ang tunay na Kristiyano, dapat may panampalataya, may bautismo, may espiritu ng Diyos. Everybody shall praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Pero ganun pa man, mga minamahal, praise God,
Ang mga pangyayari na yan ay nagiging isang enlightening o isa pong liwanag sa isipan nating mga Kristiyano, lalo na yung mga napabilang sa totoong paglilingkod sa ating malapay noon. Totoong mga Kristiyano na talagang marubdob ang pag-ibig sa paglingkod sa Malapanginoon. Pag nakita natin yung ganong mga lifestyle, yung mga loved ones natin, di pa natin nakasama sa totoong paglilingkod sa bagamang Kristiyano na sila. Mga minamahal, alam na alam po natin, mga minamahal, na yan po mga bagay na yan nangyayari sa kanagawa ng kaaway kasi sama sa leon, gangurob. Amen? Gigil na gigil kasi ang plano ng demonyo ay nakawin yung kaluluwa ng tao. Wasakin ang kaluluwa ng tao. Gibain. Amen po ba? Para ano, hindi makarinig ng tunay na kaligtasan. Hindi makarinig ng tunay na salita ng Diyos. Hindi makarinig lagi ng merong buhay na walang hanggan. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Palakpakan nga natin atin, Malta. Adami pa rin gising. Praise God. Dalaygo ng ato buhi o gamhanan nga Diyos. Mga minamahal, huwag tayong tutulog. Dahil ayon sa isang patotoo ng Kristiyano, mga minamahal, kahit sabay sambahan, may pag-aari ang Diablo dito. Amen po ba? Nandito, pero hindi nagtatapat sa pagbibigay. Sabi daw ng Diablo sa kanya, sa akin yan. Amen? Hindi nagtapat ng pagbibigay. Huh? Nandito, pero wala sa kabanalan. Amen po ba? Puro chismis ang ginagawa. Puro kwentuhan ang ginagawa. Sa Diablo daw yun. At yung natutulog pag overnight. Ha? Mga minamahal, ay sa Diablo daw yun. Ayon po sa patotoo ng isang Kristiyano. Tinuod naman kasi yung totoo talagang naglilingkod sa malapang nagpupuyat. Amen po ba? Nagpipigil. Nakakonsentrate lang lagi, mga minamahal, sa pagbigay lugod sa ating malapanginoon. Pag narinig yung puntos ng patotoo, pumapalakpak. Malakas mag-praise the Lord. Malakas mag-aleluya. Ang gaganda kaya ng patotoo. Amen po ba? Yan yung totoong Kristiyano. At tayo po yun, napabilang sa totoong gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya wala sama ni ini. Napag overnight, amen po ba? Magkita ka sa buong mundo, tingnan mo sa live webcast. Sa umagang ito, tayo yung mga Kristiyano, napakarami na dilat ang mata nagpupuri, sumasamba sa ating pinakamahal na Panginoon. Kasi po mga minamahal, sabi ng Biblia yan eh. At alam na mga tunay na Kristiyano yan. Amen po ba? Mga minamahal, praise God, mga Kristiyano na hindi nagre-reklamo kahit mahirap yung overnight, galak na galak, papunta sa gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Bakit po? Eh kung di ka galak, gangurob ang yawa. Amen po ba? Pag hindi ka galak, punta sa gawain, pwede kang mahila ng kaaway. Amen po ba? Pero pag galak ka, dire-diretso ka sa gawain ng malapanginoon. Dire-diretso ka sa pagsamba sa ating dakilang Diyos. Kasi tuso ang kaaway. Amen po ba? At ang assurance doon, mga minamahal ng ating dakilang Diyos, pag ganun po ang ating pong pakikipaglaban, mga minamahal, meron tayong matatag na pananampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Amen? At ang Diyos, sabi ng Biblia, ay magpapasakdal sa atin. Amen? Magpapatibay sa atin. Magpapalakas sa atin. Yung buhay na palakpak po muna para sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pero paano, mga minamahal? Unang-una, makikita natin yan sa Biblia at mariremind tayo sa mga heroes of the Bible. Sama na lang, mga minamahal,
ang ilang mananampalataya, mga minamahal, praise God, sa Biblia, sa panahon ni Moises, grabe ang kanilang panampalataya, hindi matinag. Amen? Kahit ano pa, mga minamahal, ang kanila pong kinakaharap sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, patuloy pa rin sila gumagawa sa buong kalooban ng ating dakilang Diyos. Ipinapakita nila na walay lain na mamay-ari ng kanilang pagtitiwala at paniniwala ang Diyos na nabuhay na nasa langit. Hindi sila makumbinsi ng anumang nakikita nila, hindi sila napapaniwala sa anumang naririnig nila. Tanging pinaniniwalaan ng lahat, pinagkakatiwalaan nila ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Kaya hanggang sa panahon ngayon, may maririnig tayo. Mga minamahal na mayroong mga Kristiyano ding matatatag ang panampalataya. Amen po ba? Kahit minsan nga, wala sa katotohanan eh. Talagang maririnig natin, mga minamahal eh, na talagang grabe po ang kanilang pananampalataya. Kaya lang, marami lang silang Diyos na sinasambit. Amen po ba? Hindi, mapapakinabangan po yun. Mapapakinabangan lang matatag na panampalataya pag totoo at tama ang Diyos na pinaglalaanan mo niyan. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God. At meron po mga minamahal, halimbawa, sa panahon na nato karon mga minamahal, na ang kanyang matatag na panampalataya ay talagang inilaan niya lang sa nag-iisang Diyos na buhay na sa langit sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus. Sino po ito, mga minamahal, na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus? Basahin natin muna ang Biblia. Yan, sabi ko kanina, ang tanan ng kasagutan nasa Biblia. Amen po ba? Hebreohanon, Kapitulo 13, ang talata ay 7 po. Praise the Lord. Sa aklat ng mga Hebreo, Kabanata 13, ang talata ay 7. Alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nagsasalita sa inyo ng salita ng Diyos. At ang pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise God. God bless you po. Sabi dito sa English, mga minamahal, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Hinumdumi ang mga nagamando kaninyo, mga tao nga nagasulti kaninyo sa pulong sa Dios, ug sa nagapalandong sa kasayuran sa ilang kinabuhi. Panig-ingnan ninyo ang ilang pagtuo. Palakpakan nato ang ato buhi o gamhanan nga Dios. Meron na tayo alalahanin. Ang alalahanin natin yung mga taong nagtuturo sa atin sa pamamagitan ng totoong salita ng Dios. Ang ato palandungan dito, ang hinumdumo nato diri. Mga minamahal, alalahanin nato dito ang nagtuturo sa atin ang ating beloved parents in the Lord. Amen po ba? Amen po ba? Kasi ano eh, sa Sunday, anniversary ng Talipao Peace Mission, Victorious Mission. Amen po ba? Itataas yung pangalan at kamangha-manghang gawa ng ating mahal na Panginoon, kaya tayo po mga minamahal ay nagpasidaan, nagpapaalala sa topic natin ngayon, mga minamahal, na labanan sa matatag na pananampalataya ng ating beloved parents in the Lord. Sa kanyang pangangaral sa salita ng Diyos, talagang pinakita niya na ang kanyang matatag na panampalataya, hindi nilaan niya sa maraming Diyos. Amen po ba? Ito po inilaan niya sa harapan ng isang nagtutuong Diyos na buhay. Amen? Sa pamamagitan, mga minamahal, ng kanilang pangangaral ng salita ng Diyos doon sa Talipahulusulo,
mga minamahal, nang sabi ng ilang expert, tulad sa leon na gutom, ang mga bandidong Abu Sayyaf. Amen po ba? Ayon nga sa patotoo ni beloved ordained preacher Kuya Danny Quarteros, nung siya po ay nag-share, mga minamahal, ng kanya pong buhay na patotoo dahil isa po siya sa nakasama doon. Totoong testimonyo. Amen po ba? Hindi gawa-gawang testimonyo. At doon po mga minamahal, sa loob ng kampo ng Abu Sayyaf, isinishare niya mga minamahal na ang ating mga pastor talagang parang wala na talagang takot. Kahit mga bandidong Abu Sayyaf, yung kanya pong kaharap, mga minamahal, grabe ang panampalataya. 100% talaga, hindi 99.99%. Dahil yun talagang panlaban sa mga gawa ng yawa. Amen po ba? Gawa ng diablo. Panggugulo ng diablo. Mga minamahal, paninira ng diablo, mga minamahal, sa buhay ng tao, kinakalaan meron ka 100%. Kasi yun yung matatag na panampalataya na gusto makita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Dahil pag meron ka matatag na pananampalataya, sabi po ng ating pong nabasa, mga minamahal, ang Diyos ay magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa atin. Amen po ba? Ibig sabihin, tutulungan pala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag ang ating pinakita sa paglingkod, yung meron tayong matatag na pananampalataya, sama sa patutuo ng ating kapatid kanina, grabing trials nung siya pa'y masave. Karamdaman niya, mga minamahal, talagang bumalik pa. Nawala na, bumalik pa. Amen po ba? Mga minamahal, at dumating sa punto na talagang nagkulang siya. But still, nasa isip niya, di nagbabago ang kanyang panampalataya at pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, na meron tayong totoong Diyos na buhay sa gawain ito. Kasi yung panghihina, pagkukulang, normal yan sa buhay ng Kristiyano. Amen po ba? Dumaraan yan, mga minamahal, sa buhay natin. Ngunit, dumaan man yon, hindi po siya lumayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Hindi niya iniwanan ang kanya pong paniniwala at pagtitiwala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit na po dumating pa yung isa pang pagsubok. Amen? Mga minamahal, yung beloved papa niya, mga minamahal, ikinuha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imbis na mabackslide, iba ang nangyari. Na-enlighten pa siya. Amen po ba? At nag-init pa ang kanyang spiritual, naglingkod ng maayos sa ating pinakita niya. Kahit sa kabila na ganung pangyayari, mga minamahal, talagang nandun yung matatag na pananampalataya, mga minamahal, na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kasi doon sa Luzon, lalo na nung year 2000, abutan ko pa ating beloved mama dear, mga minamahal, talagang ang itinuturo ng ating beloved parents in the Lord, hindi taphaw na pananampalataya. Hindi kinukompromise ang totoong pananampalataya. Kundi tinuturo talaga doon, mga minamahal, yung talagang matatag na pananampalataya. Pag may karamdaman, huwag kang tatakbo sa doktor. Huwag kang tatakbo sa ospital. Huwag kang tatakbo sa butika. Huwag kang tatakbo sa pagbili ng gamot. Takbo ka sa pastoral. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. O, direkta ka, tumakbo. Kung di ka makatakbo ng pastoral, direkta ka, tumakbo sa Diyos na sa langit. Dahil ang Diyos natin,
totoong buhay at makapangyarihan. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Kaya yan ay tinuro ng ating beloved parish in the Lord. Kaya alalahanin natin niya. Amen? Yung nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Kaya nga, Biblia ang sumasagot, mga minamahal praise God. Kasi sa ating beloved parish in the Lord, unang-una dito natin nakukuha ang matatag na panampalataya. Kasi yun yung pinamuhay nila. Amen po ba? Since mga minamahal 1975, established ang gawain ito, hindi mababaw o taphaw na panampalataya ang nasa kanila at kanilang tinuturo sa bawat isa sa atin. Kundi tinuturo nila, talagang kinakailangan maging matatag ang ating panampalataya. Bakit? Yawa ang kalaban natin. Diablo ang kalaban natin. Everybody shout out. Hindi naman tao yung kalaban natin sa paglilingkod eh. Amen? Kagaya ng sinabi sa Biblia, mga minamahal, gangurob, gigil na ang kaaway noon pa man, lalo na ngayon, dahil malapit nang babalik ang ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po muna natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, praise God. At tayo po'y pinagpalang tunay ng ating pong kaya gayahin natin yung pananampalataya ng ating magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kabila, mga minamahal, na talagang grabe po ang gawa ng 15 years na kahirapan, hindi mahadlangan, hindi mapigil, mga minamahal, na gawa ng kaaway, mga minamahal. But still, mga minamahal, na natili ang ating beloved person in the Lord sa mga pananalangin, pag-aayon, hindi para lang sa sarili niya, hindi para sa pamilya niya, kundi para sa buong iglesia, para sa lahat ng mga pinili, tinawag ng ating pinakamalapay maglingkod sa Kanya. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Hindi mapigil hanggang ngayon. Amen? Ang ating mahal pastor, mga minamahal, talagang nandyan pa rin sa tuod ng mga pag-aayuno, pananalangin, at hindi na siya nag-iisa ngayon. Lahat ng kanyang beloved children, sama-sama sila, mga minamahal, na araw at gabi tayo po'y ipinapanalangin. Kaya tularan natin ang kanila pong pananampalataya. Dahil ang kanilang pananampalataya, proven and tested na, na ito po'y matatag, mga mahal, sa duwaan ng maraming taon, mga minamahal, praise God, upang ang ating paglilingkod, mga minamahal, praise God, anumang dumaan, gawa ng kaaway, sa ating pong buhay, mga minamahal, ligalig ng kaaway, mga minamahal, mananatili po tayong matatag ang ating paniniwala at pagtitiwala na mayroon po tayong totoong Diyos buhay at makapangyarihan. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi hindi dapat talaga mabura sa ating isip, sa ating buhay yan, mga minamahal. Dahil sabi po ng Biblia, mga minamahal, sa huling panahon, mga minamaraming tatalikod na pananampalataya. Atin pong basahin, mga minamahal, praise God, sa aklat ng unang Timoteo 4:1. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Timoteo, kabanata 4, ang talata ay 1. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout hallelujah. Oo, mga minamahal, yan po pinaka-worst. Mga minamahal na darating, mga minamahal sa buhay ng mga mananampalataya. May ilan daw po na papabilang, mga minamahal, ng kanilang panampalataya tatalikod. Amen? Sa ating pinakamahal na Panginoon, mga minamahal, babaling po ang kanila pong paglilingkod, mga minamahal, praise God, sa mga turong binakak. Amen po ba? Wala sa katotohanan ng mga pagtuturo, mga minamahal. Eh, pag binakak, hindi aral sa Diyos yan. Amen po ba? Yan ang doktrina ng kaaway ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout hallelujah. Kaya kinakailangan ang ating panampalataya, mga minamahal, maintain na hindi matitinag o talagang kinakailangan maintain na matatag ang ating pong pananampalataya.
mga minamahal, praise God, sa paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon para hindi po tayo matulad ng ilang manampalataya nga tatalikod. Amen po ba? Mga minamahal, praise God, lalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, at babaling na ang kanila pong paglilingkod sa mga binakak, kasinungalingan na mga pagtuturo, mga minamahal, pagtuturo na masarap sa pandinig, ngunit wala pong pagpapala mula po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil masarap sa pandinig, mga minamahal, praise God, binakak naman, hindi naman nasa katotohanan, mga minamahal, ang kanila pong itinuturo. Yan ay mga turo, aral, doktrina ng demonyo. Sinasabi ng Biblia. Everybody shout hallelujah. Kaya ang turo ng mga Panginoon, lahat yan mabuti, walang binakak. Amen po ba? Bakit gusto ng Diyos, tayo po'y pagpalain. Tayo po'y makarating sa buhay na walang hanggan. Everybody shout hallelujah. Eh sa panahon na to karon, marami po, mga minamahal, ang mga Kristiyano na pabaling, mga minamahal, sa maling aral. Amen po ba? Mga minamahal, ang kanilang panampala na baling sa maling aral. Maraming nahikayat, lalo sa Amerika. Grabe, may Church of Satan na ba? Kahit sa ibang bansa, mga minamahal, praise God, hindi lang sa Amerika. Mga minamahal, meron ng gawain ang kaaway ng ating pinakamahal na Panginoon sa China nga eh. Sinasabi nila, sinungaling daw ating pinakamahal na Panginoon, di na nila tinatanggap ang Biblia. Ban ang Kristyanismo. Kaya mga Kristiyano, matatag ang panampalataya, dito lang yon sa syudad, sa ibabaw ng lupa eh, gawa silang underground. Kagawa sila ng underground, tuloy ang kanilang pagsamba sa Diyos na nasa langit. Everybody shout hallelujah. Doon sila mga minamahal nagme-meditate, makinig ng salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil pag tunay kang Kristiyano, makikita mo mga bagay-bagay sa sanlibutan na wala na nanaayon, hindi na naaayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang ang iyo po, mga minamahal, panampalataya, patatatagin mo. Amen po ba? Bakit mga minamahal, praise God, delikado na tayo po'y baka mahikayat pa ng mga hindi mabuting espiritu. Palakpakan natin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi yung matatag na pananampalataya ang makakalaban, mga minamahal, sa lahat ng uri ng gawa ng demonyo. Amen po ba? Mga minamahal, kasi pag matatag ang pananampalataya mo, kahit anong pain ng kaaway, kahit bigyan kang 1,000,000, oh, huwag ka pumasok sa inyong simbahan, huwag ka magsimba. Ito 1,000,000, hindi ka talaga matinag eh. Amen po ba? Mga minamahal, pero yung ibang manampalataya, 1,000,000 yun eh, napakalaki. Pero ang 1,000,000 na yon na tinanggap mo, hindi ka magsimba, kabayaran ng iyong kalaluwa gikan kay Satanas. Amen? Nahila ka, mga minamahal, na biktima ka ng pagmurob ng kaaway ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, darating sa huling panahon, inasa huling panahon na tayo. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Kaya pag ikaw ay tunay, naglikod sa mahal na Panginoon, ito pa ang kasumpay, mga minamahal, na ating pong gagawin. Tubag ng Biblia, 2 Timoteo 6:11-12 po. Talatang 11-12. Praise the Lord. Sa aklat ng 1 Timoteo, kabanata 6, ang talata ay 11-12. Datapot ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito, at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kaamuan. 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Malakpakan na to ang ato buhay o gamahanan niya Diyos. Everybody shall praise the Lord. Ito po yung ikalawa. Mga minamahal, unang-una, alalahanin natin ang ating
magulang sa mga pinagtuturo ng salita ng Diyos, gayahin natin ang kanilang pananampalataya. Amen po ba? Mga minamahal, praise God. Ito yung pangalawa, pag ikaw totoong naglingkod sa tao ka ng Diyos. Amen po ba? Sama sa ating mga pastor, lumalayo na siya sa mga espiritu na hindi gumagawa ng naaayon sa kalooban ng ating mga Panginoon. Amen po ba? Mga minamahal, praise God, doon na siya sa mga espiritu gumagawa sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po muna natin, simple lang. Mga minamahal, praise God, pag ikay tao ng Diyos, ikay totoong Kristiyano, para hindi ka mabiktima ng kaaway, mga minamahal, huwag ka na makiuyon sa lifestyle ng mga taga-sanlibutan. Amen po ba? Kaya pag nakiuyon ka sa lifestyle ng sanlibutan, yung sanlibutan, mga kabinataan ngayon, di makapigil mag-uyab-uyab. Amin ba? Biskan nga mga tigulang nagre-relasyon, walang kasal, igawa na makasanlibutan yan. Bitag ng kaawayan. Amen po ba? Ay, pwede naman yan. Oh, kasi, mahal ko naman siya eh. Pero sa Biblia, mga minamahal, sa buhay ng mga Kristiyano, bawal po yan. Bakit po? Ito mga matandaan nyo. Bakit bawal sa atin? Nung tayo po nabautismuhan, di ba nangako tayo? Merong apat na reglamento ng kaligtasan. Isa lang ang Diyos na ating sasambahin, paglilingkuran, mamahalin. Habang tayo nabubuhay, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Meron pong agreement tayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, praise God. At hindi po tayo pwedeng magsisinungaling dyan. Amen po ba? Mga minamahal, bakit natin nasabi, bakit natin nagawa yon? Dahil nung nandito na tayo, pinagpala tayo ng mahal Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Kaya pagka ikaw ay nag-uyab-uyab, mga minamahal, pakikipagrelasyon sa brother man yan, sa sister, magselos ang Diyos. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Sabi sa Biblia ay, ang Diyos mapanigbughuin, siloso. Amen po ba? Yan nga sabi niya, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyusan, sa mga idols, mga minamahal, praise God. Kaya kung tayo po ay umiibig, talagang isayin na natin ang ating pag-ibig. Idaan natin ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon para hindi tayo mabitag ng kaaway. Amen po ba? Mga minamahal, praise God. Ipaalam kaagad natin, mga minamahal, magpabasbas kayo. Yan po ang ayon sa kalooban ng ating pong pinakamalaping. Hindi pwedeng tago-tagong relasyon, hindi legal yan. Kinakailangan ang Kristiyano, pag nagrelasyon, babae ka man o lalaki, mga minamahal, idaan sa legal. Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal. Sample lang yan ha, mga minamahal. Kasi yun talaga'y patakaran. Amen? Sa gawain po ng ating pong pinakamamahal. Kaya mga anak ko eh. Sabi ko, once na mahuli ko, layas na kayo dito. Bakit? Hindi man ako binabastos nyo eh. Okay lang ako bastusin nyo. Huwag lang ang patakaran ng Diyos. Kasi pag ang patakaran ng Diyos binastos natin, mauto-blessing tayo. Apat pa lang nawala sa atin. Tatlo nyong kapatid. Mama nyo, nanatili tayo sa mahal na Panginoon. Pag binabastos nyo, kahit mga anak ko kayo, baka lipulin tayo ng mahal na Panginoon. Amen po ba? Mga minamahal, praise God. Kasi ang Diyos hindi pwedeng biruin. Ano mang yasik ng tao, nakikita ng Diyos. Amen po ba? Wala tayong may tago sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nag-asik ka na, hindi ayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, aani ka talaga ng kasiraan. Sinabi ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pero kung ikaw mag-asik ng kabutihan ay sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, kung tao ka ng Diyos, magpakabanal ka. Mahalin mo ang Diyos lang. Bata ka pa. Amen po ba? Mga minamahal, kahit matanda ka, masarap ang buhay pag mag-isa ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Everybody shout praise the Lord. Everybody shout hallelujah. Praise God. Pero kung kalooban niya ng malapanginoon na may kasama ka, idan siya legal. Kasi delikado ang panahon na to karon, tuso ang kaaway. Maraming paraan ginagawa ang kaaway para mabitag ang Kristiyano. Bata ka man o matanda, dalagat, binata ka man, mga wala exempted sa kaaway. Lahat tayo, lahat ng tao, gustong nakawin ng kaaway ang ating buhay. Wasakin, gibain, dalhin tayo doon sa kapahamakan. Yun ang gusto ng Diablo. Lalo na ngayon, hapit na takwaon sa Ginoo. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Yeah. Kinakailangan makipaglaban tayo ng mabuting pakipaglaban sa pananampalataya. Walang pagbabago ng pananampalataya sa ating. Kailangan i-maintain natin. Amen. Ang ating pananampalataya, mga minamahal, praise God, para tumatag ito, manatili sa isip natin lagi ang buhay na walang hanggan. Ibahagi ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng tao. Sama sa ating mahal na pastor. Hindi lang siya gustong maligtas. Amen po ba? Ligtas lang mahal na pastor eh. Beloved children tayo. Meron na tayong langit. Mga matatag ang pananampalataya. Pero nakita niya ang ilang pang mga tao. Kaawa-awa. Kaya anong ginawa niya? Maging sa kanyang mga beloved children sa Linggo. Mga minamahal, grabe ang event na anniversary gagawin, mga minamahal sa Dako na may Manila, hindi lang po nalatala sa buong Manila, kundi sa buong mundo. Mga minamahal, pinapakilala nila, ipinapangaral ang tunay na ebanghelyo na mayroong kapangyarihan, mga minamahal, magbago sa buhay ng tao, mga minamahal, magkalag sa tao, sa kasalanan, sa gapos ng kaaway, mga minamahal, praise God, ang mga pangyayaring iyan, mga minamahal, sa loob ng maraming taon, mga minamahal, hindi ko kumukupas sa gawain ito. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Habang mahininga sila, may buhay sila, mga minamahal, bilang mga lingkod ng Diyos, tao ng Diyos, mga tunay na pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayon sa sinabi ng Biblia, ito na po ang ginapraktis nila. Ito na po ang naging lifestyle nila. Kahit ano pang gawin ng sanlibutan, nanatili po silang matiisin. Amen po ba? Nananatili po silang maamo. Bakit po, mga minamahal, pinapakita nila sa Diyos ang matatag nilang pantaya, anumang sabihin ng sanlibutan, mga minamahal, nakasentro lang ang kanilang paniniwala at pagtitiwala, mga pagsiservisyo sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos, mga minamahal, ang magpapasakdal sa atin, hindi man ang sanlibutan. Amen po ba? Ang Diyos ang magpapatibay sa atin. Hindi man ang sabi-sabi ng sanlibutan, anong meron sa sanlibutan, higit sa lahat, sa ating paghihintay sa Diyos, siya pa rin ang nagpapalakas sa atin. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kagaya sa buhay ni Job, mga minamahal, praise God, wala makatulad sa buhay ni Job. Sino makatulad sa buhay ni Job? Walang tao, walang Kristiyano. Palakpakan po muna natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pero siya yung tao nung panahon, mga minamahal, isa sa heroes of the Bible, mga minamahal, na talagang terribleng matatag ang pananampalataya. Amen po ba? Mga minamahal, siya po'y naglingkod ng tao sa puso, kaya siya po'y naging perpekto, naging sakdal, matuwid. Mabuti sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Pero dumating isang araw, grabe po mga manggawa ng kaaway, umakyat pa sa langit. Pag-akyat sa langit, mga minamahal, istorya pa ng Ginoo. Hanggang sa napansin nila si Job, nanggigil ang kaaway. Anong sabi? Kaya mo lang pinagpala si Job dahil pinagpapala. Alisin mo yan, bigay mo sa akin. Ang mahal na Panginoon, nagbigay pa yung tulot. Amen po ba? Ah, tuwang-tuwa. Ang kaaway ng ating mahal na Panginoon bumaba. Pinamatay yung mga anak, 10 anak, namatay. Lahat ng pag-aari, wash out. Mga kamilyo, mga asno, mga minamahal, mga pag-aari, isa siya sa pinakamayaman sa kanilang bansa, sa kanilang kilalang-kilala. Si Job, mga pero isang araw lang, nawala lahat yun, mga minamahal. Ang kanyang asawa, nabikil ng kaaway. Nabitag ng kaaway. Dahil sa mga bagay na kanyang nakikita,
mga minamahal sa buhay ng kanyang asawang si Hob. Sinabihan niya, Hob, nanatili ka pa ba sa Diyos mo? Tingnan mo itsura mo, Hob, wala na, tanan. Mga anak mo, lahat pag-aari mo ngayon, may sakit ka pa. Oh, anong sabi ni Hob, buang ng asawa niya? Maglilingkod ka lang ba sa Diyos? Maniniwala ka lang ba sa Diyos? Pag lagi ka sa comfort zone o sa pagpapala, araw-araw, pag nasa pagsubok ka, nagawa ng kaaway, hindi mo paglingkuran ng Diyos, asan yung matatag mong panampalataya? Amen po ba? Kaya tinawag ni Hob na gano'n ang kanyang asawa kasi nawala na yung matatag nilang panampalataya. Pero si Hob, mga minamahal, na natiling matatag yung kanya pong pananampalataya. Maging yung mga kaibigan niya, close friend niya talaga. Okay, sabi ng ating beloved ordin eh, yung makakaaway mo, the worst na kalaban mo, mga minamahal, unang-una ang kaaway. Amen po ba? Pangalawa, yung mga nakakasama mo sa buhay. Tama ni Hob. Oh? Inusig pa si Hob. Oh? Hindi pwedeng hindi ka nakagawa ng karumalduman sa magsisi ka, Hob. Sinisi nila si Hob kung bakit ganun ang nangyari, mga minamahal. Hindi nila naunawaan na ang buhay ng Kristiyano, hindi lang puro pagpapala. Amen po ba? Minsan, pinapahintulot ng Diyos, alisin tayo sa ating comfort zone. Kung saan tayo masaya, kung saan tayo sagana, ang yawa, pababain, papuntahin, pahintulutan, diligaligin ang buong buhay mo ng kaaway. Pinahintulot ng Diyos eh. Amen po ba? Para makita talaga ng Diyos kung manatili ang matatag nating pananampalataya sa Kanya, sama ni Hob. Bakit? Pag nakita ng Diyos yun, sakdal ka sa harapan ng Diyos, titibay ka, lalakas ka sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yun ang mahalaga sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, na natili tayong matuwid. Matibay sa ating panampalataya. Malakas tayo, mga minamahal, sa ating espiritual na buhay, mga minamahal. Pagbalik ng Diyos. O mamatay ka man, mamatay ka pagpikit mo siya namang pagdilat mo doon. Bakit? Sakdal ka eh. Amen po ba? Pag na-rapture ka naman, mga minamahal, ikaw unang-unang dagitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalo na pag wala kang tulog sa overnight, nagtitiis ka. Amen po ba? Everybody shout, hallelujah. Everybody shout, Pastor, kahit gutom ka na. Amen? Kahit anto ka na. Kasi nagre-represent yan na matatag talaga ang panampalataya mo sa ating pinakamal. Gusto mong paluguran. Habang nandito ka sa overnight, pag gusto mo, bawat buong oras mo, minuto mo, naibigay mo para bigyan ka ng kalakasan, tibay ng ating mahal Panginoon at ikay magiging sakdal sa harapan ng Diyos. Dahil anytime anong mangyari sa mundong ito, secured na secured ang kaluluwa mo. Everybody shout hallelujah. Everybody shout. Kaya mahalaga itong ating pong ginagawang sakripisyo. Mga minamahal, kung magsishare kayo mamaya, meron kayong power, meron kayong anointing. Sa araw ng Linggo, magdadala kayo ng kaluluwa dito. Bakit ang Diyos magiging sakdal kayo sa Kanyang harapan? Titibay kayo. Lalakas kayo. Amen po ba? Pag titibay at lalakas, matuwid kayo, mga minamahal. Sa Diyos, walay imposible. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, hallelujah. Praise God, hindi ka makapagdala ng kaluluwa, mga minamahal, sa araw ng Linggo. Sigurado, meron ka ng dalawang kaluluwa, tatlong kaluluwa, dadalhin sa paanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasi yung kalakasan at tibay mo, hindi galing sa tao, gikan sa Diyos. Pag meron ka yon, kapangyarihan yon para makapagdala ka, makapag-akay ka ng mga kaluluwa maidala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong
pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. At yan po'y proven and tested na. Amen? Sa gawaing ito, mga minamahal, praise God, ang ating pong ginagawa na ito, mga minamahal, talagang merong anointing, merong kapangyarihan, mga minamahal, na nagmumula po sa ating pong pin, hindi po mababaliwala ang mga bagay, dahil isa ito sa bagay na itinuro ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, praise God, na ating pong gagawin, mga minamahal, upang manatiling matatag yung ating panampalataya sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pag wala kang overnight, marami kang sakit. Kasi 3 days ayuno to eh. Amen po ba? Yung 3 days na ayuno, sinusunog nitong ego mo. Yung pride, yung kasalanan. Everybody shout hallelujah. Everybody shout praise the Lord. Ito yung nagsasuscise ng ating pong kaluluwa. Nagre-refine ng ating kaluluwa para tayong mahumot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung 3 araw na pag-aayuno. Amen po ba? Palakpakan po muna natin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya pagka nag-overnight ka ng ayon sa turo at aral ng ating beloved parents in the Lord, talagang ang iyong panampalataya 100% hanggang sa pagbabalik ng mala Panginoon, ito po'y hindi matutumba. Bakit po? May kapangyarihan na mula sa Diyos. Everybody shout praise the Lord. Purihin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga binabagay sa umagang ito. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. I-search natin yung ating pananampalataya. Kung ito ba ay panampalataya na matatag sa paglilingkod sa ating mahal Panginoon. Kung matatag ang ating panampalataya, mga minamahal, tunay na tayo hindi malayo sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Tunay na tayo, mga minamahal, kahit saan pumunta, ang kaaway ng Diyos tatakbo sa atin. Kahit, mga minamahal, anumang dumating, mga minamahal, kabigatan sa ating pong buhay, hindi tayo mabakslide. Hindi natin tatalikuran ang totoong Diyos na ating nakilala. Mga minamahal, kundi mananatili tayo kahit kasing bigat pa ng mundo, mga minamahal, dahil mas malaki ang kamay ng Diyos na buhay. Pag matatag ang panampalataya mo sa harapan ng Diyos, sa paglilingkod mo sa Diyos, hahawiin niya lahat yan. Gusto ng Diyos siya lang ang maghahari sa puso at sa buhay. Plano ng Diyos, sa tiyan pa lang tayo ng ating mga ina, tayo'y dadalhin niya sa kanyang kaharian. Hindi ka pa humahakbang, ang plano ng Diyos ay inilatag na sa kanyang kaharian. Hindi ka pa nagsasalita, ang plano ng Diyos perpekto na para sa iyong paglago, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sinasabi natin, kung ating panampalataya ba sa mga pangako ng Diyos ay matatag, ang ating pananampalataya ba ay hindi tatalikod kahit ano pa mang dumating, kahit mag-usik pang ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan,